Hindi naging madali sa Department of Health ang pagtama ng COVID-19 pandemic sa Pilipinas. Ngunit sa pagbabalik tanaw ng DOH, malaki na ang ipinagbago sa mga estratehiya ng pamahalaan sa pagtugon sa krisis pangkalusugan. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, hindi na nangangapa ngayon ang mga healthcare worker kung paano ang case management ng mga pasyente. Gamay na nila ngayon kung paano ang tamang pagtugon sa COVID-19 cases. We have improved so much, no? Ngayon, mas wide na yung array or options for doctors to manage cases. Pangatlo, nakikita natin na ang ating mga healthcare workers, mas sanay na sila kung at gamay na sila how to handle our COVID-19 cases, no? So if you would notice, we have maintained the case fatality rate to just 2% or a little above 2%, pero hindi naman tumataas ng gusto. Hunyo ng nakaraang taon nang halos mapuno ang health system capacity ng Pilipinas. Bukod sa dami ng mga pasyente sa mga ospital, pagod na rin ang mga medical frontliners. Ito ang nagtulak sa kanila na humingi ng time out. Ayon kay Undersecretary Vergere, sa ngayon patuloy man ang pagtaas ng kaso sa Pilipinas, nakapaghanda pa rin ang pamahalaan ng ICU beds, isolation beds, ward beds at ventilators para sa COVID-19 cases. Nakita natin yung allocation ng beds. Na dati ay parang ang konti lang ng beds na ina-allocate, but we were able to ensure that all hospitals, both public and private, were able to allocate beds appropriately according to the standards. Kaya nga mas marami tayo ngayon na reserve para makapag-accommodate ng mas maraming pasyente. Dumami rin ang bed allocations sa temporary treatment and monitoring facilities kumpara noong 2020. Nagkaroon pa ng one hospital command na siyang nagtatalaga kung ang isang pasyente ay dadalhin sa ospital o kung sila ay dadalhin lamang sa isolation o quarantine facility. Kung dati sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM lang sinusuri ang mga sample, ngayon ay may mahigit 200 na ang lisensyadong DOH laboratories sa iba't ibang panig ng bansa. Looking at all of this, we can say that we have prepared our health system. Although hindi naman natin sinasabing perfecto na, pero looking at that after 1 year, I think we are now more prepared to handle, no, and manage cases of COVID-19. Pakiusap lang ng DOH sa publiko ay makipagtulungan at sundin pa rin ang mga health protocols sa bansa upang hindi mahawa habang naghihintay ng bakuna para sa proteksyon kontra COVID-19. Sa ganitong paraan, hindi rin anya tuluyang mapuno ang health system capacity ng Pilipinas, lalo na at may banta ng COVID-19 variants. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.